Mabilisan lamang ito. Let's talk about your stint as chair of the National Youth Commission. Yes, chairperson of the National Youth Commission. How was that stint? It was fun, and also it wasn't fun. Fun part is a public service. Talagang kapag pumupunta ako sa mga baryo, talagang buhay na buhay ako. Kapag kausap ko yung mga kabataan, and you really hear their problems, their issues, their dreams. Parang alam mo yung feeling mo, Superman ka, gusto mo gawin lahat para mabigay mo dun sa mga batang to. The not so fun part is when I have to talk to all these other agencies to make these kids' dreams come true. Support lang kami ahensya eh. Hindi kami gumagawa talaga ng programa, hindi kami line agency. Policy and and coordination. Support agency to various agencies. Yes, kumbaga we have to make sure that the youth ang kabataan ay naririnig. So we coordinate. Kunyari may mga issues, kunyari sa area na to, liblib na lugar, gusto namin talaga magkaroon ng training ganyan ganyan. Hindi kami pwedeng magdala ng training. You go to what department? We have to go to TESDA or to, let's say, another agency para idalahin doon. Siyempre, sila rin, may mga kanya-kanya silang programa. Siyempre, kami rin naman, kulang din ang budget. Hindi namin madala. Gustuhin man namin, hindi rin namin madala. So medyo, yung part na yung nakaka-frustrate na parang, I thought, going into government will really give me more, kumbaga, armas ba? To help people more. Pero parang mas lalo ko na, okay. Because I have to stick dito sa mandato na ito lang yun. Why did you resign? I always say it's a personal thing. Oh. I got depressed. Actually, second month pa lang. I wanted to quit. Hindi ko na, iba na. Hindi na ako makatayo talagang moment. You had to do what was right. And, yeah. You know, Lisa is somebody very special to me. You know, through the years, we would have a lot of conversations. She was trying to explain something. Yeah. And siyempre huminto ako, when I started to listen, she was actually defending you. You know, and it had something to do with a COA audit, etc. Pero hindi yun eh. Actually, ang hindi ko malilimutan yung sinabi niya, huwag naman asawa ko, isang kanta lang niya yan. What was that about? Ang COA naman, of course, it's their job naman talaga to observe. And right. And every observation, they give the agency yung letters na parang tinatanong nila, ano to? Ano tong ganito? Ano tong ganyan? Anong proseso? Of course, that's their job eh. They need to know. At sinagot namin itong observations na ito. Unfortunately, I think what was picked up by certain, I don't know if you can call them news agencies, ay yung observation ng COA, pero hindi sinama yung sagot namin. So nakapag-exit conference kami, cleared kami, wala kaming kailangang bayaran, wala kaming utang, wala. So nakakatawa lang na na-pick up yung observation, pero hindi man lang pinick up na, or hindi man lang, kung hindi man siya nandun sa website, ang dali naman kaming tawagan. Nung nag-resign nga ako, na-text nila ako eh. Medyo malapit ako sa karanasan ito dahil pinagdaanan ito ng aking kapatid na mayor ng aming maliit na syudad. Ito lang, I just wanna ask this because now you've served government and you've been with the business of show all your life. Yeah. May pagkakapareho, may pagkakaiba? Yes. Ano? Sige nga. Ang nega eh, pero... Okay lang. I mean, gusto namin matuto. Oo. Positive muna. Uh-oh. You see a lot of passionate people. Marami dyan magagaling. Pareho, both industry. Pero marami rin na talagang gagawin ng lahat just to pull you down. Saan ito? In both? Pareho. Napakarami rin na talagang gagawa ka ng kwento para lang to serve their interest. Ang kaibahan lang is, at least dito sa industry na to, natin, kumbaga, I just need to work with a select few, the people I trust, and we make music, we make movies, and we just do our jobs. Right. Pero doon, medyo may ganun eh, parang... Sir, ma'am, Okay. Sorry. I get it. Yeah, hindi ako pang ganun. And that brings me to Anghel sa Lupa. Before we talk about Anghel sa Lupa, because this is an exciting single, saan ang mas maraming anghel? Sa showbiz, sa politika? Parehong dami ng anghel, parehong dami ng demonyo. Okay. Let's talk about it. Yes. Exciting. Actually, I'm very happy. This is my first single after, my God, 3 years. Ito yung, itong Anghel sa Lupa. Well, I didn't write the song, ha? Pero... Who did? Isang, actually, bata ang sumulat ito. Taga Bicol, if I'm not mistaken. If you listen to the song, very new, very current. Millennial. Very millennial. Okay. So, the song is about, you know, parang finding hope. Na parang this person, despite of all the things that she's been through,
there's an anghel sa lupa. How does this song go? Sabihin man lang ako'y sawit pinaglaruan, ba't kasalanan pa ang magmahal? Ngunit ika'y nariyan, tumating bigla, wala man lang pasintabi, at ako'y biglang minahal. Medyo ano siya eh, very chill. Ang ganda. Okay.